Hello everyone! Welcome to my channel. Ito na po yung pinakahintay na video about what's in my hospital bag. As requested by Nanay Maris. Hello Nanay Maris! Ito na po yun. So, meron tayo ditong dalawang hospital bag. Isa para kay baby, tapos isa para sa akin. Yung mga kasama ko sa hospital ay si mama. So, since wala pa siya, karating pa lang, kaya hindi ko muna sinali dito yung nadali ni mama. Siguro it's more on snacks, taka yun sa bottles. Okay? So, start muna tayo dito kay yung sa hospital bag para kay baby. So, yung sa mga bags pala, hindi na ako bumili ng like yung sa diaper bag, yung talagang mga naka-design para sa mga babies. Kasi I think po pwede naman gamitin yung mga lumang bag. Tsaka meron naman hong available na po pwede gamitin. So, eto mura lang to. Pari matagal ko na ito binili. Kinagamit ko na to dati pa. Eto ay nabili ko sa pen shop. Yan, mura lang to, naka-sale noon. Ayan. So, yung kinawa ko ay nilagyan ko siya dito ng plastic. Yan. Na yung sa interior niya kasi kahit nalabhan siya, hindi nawawala yung mancha. So, yun. Wala lang. Gusto ko lang siya lagyan. So, yung pinakauna ito, isa-isahin lang natin. Ito kung napanood nyo na yung sa baby essentials, ito yon. Yung swaddle blanket. Ito. Ito yung nabili ko sa Lazada. Isa lang yung binili ko na swaddle blanket. Ayan. So, kung hindi nyo pa napapanood, kung gusto nyo na makita yung tsura nito, panoorin nyo na lang yung first video ko about baby essentials. Yan. Isang swaddle blanket. Tapos, we have also yung cotton rolls. Ayan. So, usually sa hospital naman meron sila. Pero, syempre, hindi naman at all times ay meron tong nurse. So, pag kailangan natin, tsaka hindi lang para kay baby, para na rin sa akin to. So, pag kailangan ko ng cotton, at least meron. Ayan. Tapos, yung sa alcohol naman, ay isopropyl alcohol. Kailangan daw ay 70%. Yan, Green Cross talaga yung brand namin. Okay. Kailangan to para sa pusod ni baby. And syempre, sa akin na rin, kasi ka-alcohol din ako. And then next, yung ito ay, ano to, yung sa grooming kit ni baby. Yan. Ito yung sa Betadine. Syempre, para sa pusod din to ni baby. Saka nagtalo na rin ng Manzanilla. Ayan. Tapos, nandito rin yung mga extra ziplock. Ayan. Tapos, garbage bag. Yung maliit na garbage bag. Para, haring malaki na rin to. Small yung size nito, pero dalawa yung tinala ko para sa mga damit na nabasa. Ayan. Tsaka, meron pa akong extra dun sa aking bag. Tensyon na guys. Medyo mainit kasi hindi ako nag-electric fan para hindi maingay sa video. Tsaka yung kahit sa aircon naman, maingay pa din. Ito naman, yung sa baby wash. Bali, pupayla na to sa buhok kasi wash and shampoo na to. Ayan. Pag sa hospital, alam ko meron na silang pampaligo kay baby. Pero just in case na hingi nila, at least meron ako kasi nandun sa listahan na kailangan magdala nito. Ayun. Pari in case pala kung sa hindi kayo sa hospital, panganak, I mean sa private hospital, let's say kung sa public or sa lying in, kailangan nyo magdala ng mga yung sa washcloth, tapos yung sa towel, mga ganun. Tsaka na rin, yun nga, yung sabon ni baby. Kasi, hihingan kayo nun. Tsaka, mas,
Tsaka mas maigi kung yung dadalhin nyo ay yung maliit lang. Tapos yung sa mga towels, yung pangamumurahin lang na towel kasi baka hindi na nila yun ibalik sa'yo. Ayun. Ito rin, nagtala na rin ako ng isang washcloth. Ayan. Hindi to kasali na listahan doon sa ano, pero nagtala na rin ako kasi kung hindi naman kailangan ni baby doon sa paligo niya kasi meron na sa hospital nga. Sa akin na lang to kasi pauwisin ako eh. Ayan. Tapos, we have here yung sa diapers. Bali, 10 diapers ito. Hali yung mga pre-prepare ko pala is good for 3 days. Yun. Kasi, possible kasi na ma-cesarean ako. Yun. So, pagka cesarean, pali minimum 2 days sa hospital. So, in-anticipate ko na baka maging 3 days. Yun. Kaya 10 na diapers yung dinala ko. Ayan. Hali, disposable diapers. Huggies to, yung sa newborn. Kinuha ko lang siya doon. Siyempre, doon sa 40 pieces. Na yung nakita nyo doon sa, ano, sa Baby Essentials ko na video. Ayan. Tapos, naman, ito ay yung sa baby wipes. Takna baby first. Ang sabi nila, hindi pa naman daw gagamit nito. Or hindi nila yung na-advise na gumamit. Pero, pali alcohol free naman ito. Tsaka, ayun nga. Kung hindi man ito gagamit, syempre ako na lang yung gagamit. Kasi usually yung gagamitin na paninis kay baby ay itong cotton tsaka warm water. Ayan. Syempre after paliguan si baby, kailangan niya ng suklay. Yan, nagdala na rin ako. Kasi just in case na mahaba yung buhok ni baby. Ayan. Tsaka nail cutter to. Itong nakatalikod. Hali, nail cutter siya kasi yun nga, mayroong mga babies na mahaba yung kuko. Lalo kung magmana siya sa akin, madaling humaba yung buhok. Tsaka madaling humaba yung kuko. Tsaka baby oil pang massage kay baby. Ito na isa respirator. Ayan. Although, nasa hospital naman, kung magbara yung ilong ni baby, ay may nurse naman or may doctor, pero wala lang. Nagtala lang ako kasi kung let's say medyo matagal sa lumating, at least okay na rin. Then, punta tayo dun sa mga damit ni baby. So, dun sa mga damit ni baby, yan, nilagyan ko na lang din siya ng mga label. Ito yung para sa unang araw pag umaga. Yan, yung nasa loob nito ay may short sleeve na siya na tie side. Tapos may short siya, may sock, mittens tsaka bonnet. So, isang set na siya. Para pagkuha ni mama, kasi malamang sa malamang, hindi ako yung kukuha ng mga to. Kailangan ko nitong explain kay mama kung nasaan yung mga gamit. But since napaka-visible naman at naka-ziplock lahat, so mas madali na pa rin itong makikita. Ngayon may nakasulat na na ito yung susat ni baby sa day 1, umaga, ito pag sa gabi. Yan. Pag sa gabi, naka-long sleeve siya at saka pajama. Ito sa day 1 to night 1. Bali, nilagay ko siya sa ziplock para para mas madaling makita at saka mas madali kasi i-organize sa bag. Mas nakaka-save ng space. Tsaka yung ziplock naman na to ay mura lang. Mabibili sa mga supermarket. At saka kunin na lang yung SM bonus. Kasi yung sa Reynolds, medyo mahal yung Reynolds. Ayan. Ito naman sa day 2. Tsaka sa night 2. Then, ay, ayan pala. Tapos, yung sa pangatlong araw, syempre pauwi na. Ito yung sa going home outfit niya. Ito, pali mag-onesie na lang siya. Tapos, ito naman yung sa bonnet, boots, at mittens. Tapos, meron ditong extra, hindi ko na sinulatan. Kasi, kung let's say madumihan yung damit ni baby, kailangan magpalit. Ito, meron na rin to.
Nakaset na rin to, pajama tsaka long sleeve, tsaka short sleeve, tapos yung short niya, tsaka bonnet, at tsaka yung mittens niya, ganyan. Boots. Ayan. Tapos, may extra onesies din. Ayan, kasi pagka minsan, pag magbibigay sa isang araw, minsan nakakadalawa. So, kaya may extra siyang onesies. Tsaka dalawang receiving blanket. Kasi ito, pwede na rin itong panglagay sa higaan ni baby. Ayan. Para kung madumihan agad, meron pa malit isa. Lalo na makaabutin kami ng 3 days dun sa hospital. Tsaka ano pala, isang tip. Doon sa mga plastic, pag bumibili kayo ng mga damit ni baby, huwag nyong itatapon or sisirain. Kasi kung ayaw nyo na bumili ng Ziploc, pwede nyo pang gamitin yun. Katulad naman ito, eto, hindi ko lang itinapon. So, nagamit ko pa rin siya. Tapos, yun na yung huli dito sa baby bag. 6 na pirasong lampin. So, maraming paggagamitan nito. Pwede itong maging towel ni baby. Pwede maging yung sa burp cloth. Ganyan. Punas-punas, pangtanggal ng dumi. Ayan, maraming paggagamitan itong lampin na to. Pwede na rin itong nursing cover, di ba? Ayan. So, bali guys, malulubat na itong ano na to, yung camera. Kasi hindi ito yung unang camera na ginamit ko. Pero mas malinaw siya. Yun nga lang, mabilis malubat yung battery. Kasi rechargeable battery to, unlike dun sa isa na ano talaga siya. Yung mismong pang camera. Kaya, ihiwalay ko na lang itong video na to, yung sa baby bag. Then, kinext naman yung sa aking bag. Okay? Thank you for watching guys. And, kung nagustuhan nyo yung video na to, please give it a thumbs up. Kung may suggestion, please comment down below. Any comments, kung ano may sabi nyo, improvements, suggestions, yung mga requested videos. And please, hit the subscribe button guys para naman ma-inspire tayo gumawa ng video and maging updated kayo sa mga doon sa mga susunod ko pang video na i-upload regarding pregnancy and all. Okay? Thank you guys and God bless. Bye-bye.